Hello guys, welcome back to my vlog. And kakabalik ko lang sa pagbablog. Weird. Pero ngayon, pupunta tayo sa bakery kasi bibili tayo ng ang tawag nito, tinapay. And ayan, magmamask lang ako. May nakita kasi ako guys na kawawang kalagay ng aso. So hindi ko lang maiwasan guys na palabas yung sa loobin ko tungkol doon. No! Uy! So yun, hindi ko lang alam, pero may mga tao talaga na iniiwan na lang yung aso sa labas ng bahay pag or sa kalye kapag alam mo yun, yung malubhana ng kalagayan. Bumibili ako ng tinapay guys sa labas kasi nagpapagawa kami ng bakuran or yung ang tawag nun, fence. Habang ako ay bumibili guys papunta dun sa bakery, may nakita akong aso kawawa. So makikita nyo yan ngayon. So ayan, so naglalakad ako ngayon dito sa may street na ito. Ito yung labasan kung saan papunta sa bakery. So yung bakery guys nandun malayo doon sa may dandun pa. Okay, fully nakita nyo no, pero dandun siya. And ang weird kasi ayan no, nagbablog ako ngayon, pinapractice ko yung sarili ko na magvlog. Sayang din kasi yung channel ko guys. So ayan, hindi ko lang maiwasan na ilabas yung nararamdaman ko dito. Bakit nilabas lang yung aso? Hindi ko alam kung kanino yung aso na yan, pero sana'y makita natin siya na nandun pa rin sa pwesto niya. Naawa talaga ako, promise. So ayan, pakita ko lang sa inyo. Okay, lakad lang tayo kasi malapit na tayo dun sa area kung saan nakapwesto yung aso. Hopefully na makita natin yung aso guys, no? Kaya pala ako bibili ng tinapay ulit, no? Ewan ko lang kung na-explain ko na, pero kasi may trabahante sa amin kasi nagpapagawa nga kami ng fence. At ayun, makita nyo dito, hopefully nandun pa yung aso, buhay pa, no? Kawawa kasi guys. Iniiwan na lang basta-basta yung aso. Hindi ko alam kung bakit. Promise, as in. Nasaan na ba yun? Dito kasi siya nakapwesto. Oh my goodness, wala na siya. Dito pa ba? Lo, baka kinuha na siya ng impound. Dito siya nakapwesto. Ayan oh, wala na yung aso. Sana kaya yun. Every time na bumibili ako ng tinapay guys, eh binibigyan ko siya ng isang tinapay. Kahit hindi niya kinakain, binibigyan ko siya ng isang tinapay. Ngayon nagbo-worry ako kasi baka yun, baka kinuha ng impound. Alam mo naman yung impound guys, pinapatay nila yung aso. Mercy killing ba? So yun, try lang natin, baka makita natin siya pagbalik. Pero dun lang nakapwesto siya, baka namatay na yun. Kawawa naman. Iba to, hindi to yung aso eh. Iba yan. So dito ako bumibili ng tinapay. Ayan, dito ako bumibili ng tinapay. Teka lang, marami silang tinapay ngayon ha. Napo, bookstar. Ano? Dito ko bumibili ng tinapay. Ayan. Diba? Napo, kastar. Ito, masarap din to. Hopia.
Tag-5 ni ngopya gyapon no. Tag-5 by Tutsul ya. Yan. So kuan gyapon na po para 100. Tapos ang init-init pa ngayon ay, kita niyan. Mainit ngayon dito. Buti na lang hindi umulan. Ah, 100. Ah, ano? Oops, salamat. Para sa snack sa trabahante. Kuha sa mga sakyanan eh. Wait. So naman ako paglabang. Kalabang rag yun. Muna. Yun nga yun guys, no? Medyo nalungkot ako kasi nawala yung aso. Kaya nga binidyo ko yun para makita ninyo yung kalagayan. Pero nawala yung aso. Eh, wala na akong magagawa. Hindi ko alam kung namatay na yon o lumipat na ibang pwesto o baka na impound yung aso. Diba? Ang weird tumitingin yung babae sa akin pambihira. Yung matandang babae. Akala niya siguro anong ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Diba? Pero yun, nakakalungkot. Dito siya pwesto. Dito siya nakapwesto. Ayan. Nawala na talaga siya dito. Diyan siya nakapwesto eh. Kundi dito. Ayan. Kundi dyan. Eh dito. Dyan, nakalubog lang siya dyan. Nawala. Bibigyan ko pa naman siya ng tinapay. Ayan oh. Nawala na yung aso. Kasi guys, ikukwento ko na lang sa inyo yung itsura niya guys. Kasi wala na siyang balahibo. Tapos yung skin niya, may sugat-sugat na. Tapos parang matanda na yung aso. Hindi na siya kumakain guys. Kahit bigyan mo ng tinapay. Every day, binibigyan ko siya ng tinapay. Pero afternoon ko lang siyang nabibigyan. Ayan, teka lang kasi may malalaking mga sasakyan. Ayan. Kaya, naawa ako. Tara, balik naman tayo sa bahay. Ayan. So, yan, wala yung aso guys. Sayang. Video ko pa naman sana para makita niyo. At para makapag-spread tayo ng awareness, no? Diyan sa iba na nag-aalaga ng aso tapos iniiwan na lang kapag may sakit, nawala na yung balahibo. 'Di ba? Nakakaawa. Tignan. Baka kinuha na yun ng impound. Then, so pabalik na tayo sa bahay. Okay. Pakita ko sa inyo yung ginagawang fence namin dito. Nagpagawa si Mama ng fence kasi dumadami na yung aso sa amin. Kasi marami kaming aso guys. Hindi nyo maitatanong, puro aspin. So yung aso namin sa dito lang din yan sa lugar. Pero yun nga, pumupunta sa amin at tapos hindi na umuwi sa kanilang mga bahay. Kaya yun, dumadami sa amin bahay. Dito na nakatira sa amin. Yan. Yung mga trabahante. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyong fence. Na napagawa kami ng fence. Ayan. Dito sa amin. Tapos every afternoon, bumibili ako ng tinapay para snacks.
At yun, hindi ko na nakita yung aso. Yan, so dito na lang tayo pupuesto kasi mahinga dun sa loob ng bahay. And yun, gusto ko lang sabihin sa inyo na yun, hindi natin nakita yung aso. Sayang, sayang lang. And nag-worry ako kasi ito at tumangon. Yan, may bata. Tapos yun, nag-worry ako kasi baka na-impound siya. Kinuha ng tig-impound or tagkakuha ng mga aso. So baka alam niyo naman sa impound pinapatay nila yung mga aso kasi hindi nila kayang magbuhay ng mga aso, guys. So mercy killing ba? Nakakaawa lang. So ayun. So baka dito sa channel ko, guys, mag-upload tayo ng iba't ibang mga videos. Ayan. And yan, ito na lang siguro yung gagawin ko para maging consistent naman ako sa pag-upload. Siguro magbibisaya din ako, ganun. So, yeah. So, thank you so much sa pagbisita, ayan, sa inyo. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, huwag mo kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ayan, thank you so much, guys. And kita-kita tayo sa susunod kong upload. Peace! Spark! Me!